the stud. So medyo mahirap to. Pero wishing both players good luck. Parehong malulupit na players, parehong mababait, parehong entertaining content creators. So panalo-panalo tayo dito. Kahit anong mangyari talaga, may panalo eh, no? Yes. And at the end of the day, pareho sila magaling. Pero isa lang talaga yung pwede pumunta sa next round dito. Pero again, this is a best of three. May chances pa. Kaya rin natalo man dito si Jobbles or si Goods on the first round. Pwede pa silang humabol. Pwede pa silang magpalit ng teams. Kasi again, we didn't put any limitations on that part. Ayan na. Double Venom Spray from Jobbles. Pero nakapag-steal and hotbot na si Goods. Ooh. So, Goods will take round one. Oo. That's gonna be 103 damage, no? Yes. And may dalawa nga siya ditong poison take para dito kay Goods, pero that's not gonna amount to much, lalo na nakikita naman natin napakataas ang buhay dito ng plant. Totoo. Maganda dyan, nakaagaw siya ng isang energy at the same time, disabled ang veggie ni Jobol. So, walang threat na maagawan siya ng energy ngayon. So, magandang potential to kay Goods na gumalaw or pwede rin mag-bust. So, napaka-safe talaga ng ano na Goods ngayon. True. I have to agree with that. And again, dito naman i-Jobols, he's lining up or she's lining up si Geraldine. Si Geraldine, she's lining up to go for a backdoor. Kasi again, nandito na yung sneaky raid natin, nandito na yung ivory chop. Dalawa na lang kailangan niya. Hopefully, para sa kanya, makuha niya yung mga poison. Totoo. Medyo ano lang dito, kompleto na rin yung bird cards ni Goods, no? Pero yan, nag-brick wall si Jobos with the first yam, pero Goods skip from Goods, so Goods will take round 2 also. Pero that doesn't mean lugin-lugin na si Jobos kasi meron pa siyang 4 energies the next round. And isa pa, yung paggawa niya dito, paggamit niya dito ng yam and ng October treat, nakakuha siya ng card draw. Yun. Ngayon, she's more in line. Yes. Para tumalon lalo. Kasi ngayon, kailangan niya na lang ng isa pang card on that mid lane. Yes. And isa din para dito sa ating back lane. Pero yung kailangan niya dito sa back lane, kailangan niya talaga nung smart shot. Yeah, smart shot na lang ang kulang habang sa mid lane, isa pang damage card. So, kumbaga bumibingo na yung dalawang core axis ni Jobbles. Habang kay Goods naman, isang black main na lang, kayang-kaya niyang in-ice pass yung backlane ni Jobbles kasi yun ang fastest axis. True. Pero medyo mahirap siyang in-no-turn dahil mas mabilis yung backlane ni Jobbles sa mech. So yan na nga. Bumakdor na. Ayan na. May 200 shield si paring Geraldine. Ready. Gonna be an egg bomb. Andiyan na ang ating blackmail. Of course, boom. That all out shot, true damage. Pero ito na, hindi siya nagbackdoor. Diretso siya sa harap. Nakuha siya ng value pa rin. Pero I think may chance pa rin siya mag-survive, no? Ano ba yung binato ng mech? Zero cost and buhay pa rin. Buhay na buhay pa rin. Pero critical! Anong buhay? Pero buhay pa rin talaga! Buhay pa rin talaga! Hindi pa rin! Oh my God! Boss Jobbles with that! One of the most advanced gameplay! Isa sa pinakamagandang round! Well done! The roller coaster of emotions, pare! Well done, Boss Jobbles! Pero pinalingan! Patay na din! Be right back! Be right back! Be right back! Pero yun, nakapag-backdoor na rin. So pareho nilang may eliminate. Surprise invasion! 152! Tanggal yung bird! Napakasakit! Pero nakuha niya na. Yes, nakuha niya na. At the same time, wala na rin yam si Jobbles. Tapos pareho silang stuck sa 3 energies. So, ito na. True. Agaw ng isa, plus another gain. So, back to 3 energies si Jobbles. Ang sakit na nung stacks nung poison. 12 na. Ngayon, nakakuha na. 5 energy para kay Jobbles. Nakakuha pa ng card draw. Ngayon, in line dito si Jobbles para i-burst down si Goods. Pero ito na, that's gonna be Hair Dagger! The Sinister Strike! The Malevolent Burst Down! Tapos! Pero Jobbles here, going for that poison. And of course, the Serastes. And nandito naman ang ating Bone Sail. So, ito na, sabayan na talaga pagbigkas. Pure damage versus the pure sustain of Jobbles. Ano nga ba ang lalamang? May creep bang magaganap? I'm guessing... Wala! Jobbles naman, enough ba ang damage na to para ma-clear out ang mech? Kasi kung hindi, baka makahalik pa. Naku! Baka makahalik pa si Goods. Halikan pa ata! May halik pa! Eto na! The Kiss of Death! The Oxy! Eto kiss na! Of Death! Jobbles with 200 shields! Sapat ba 231 shields? I'm guessing! Wala talaga! 3-3-1! Here comes the hero! Takes down the mid lane! Goods takes the first win! Oh my God! Sobrang crucial nung cards na nabuo ni Jobbles kasi ang dami niyang energies. Effort ng buong team. So shoutout sa bumubuo ng production na ito. And I guess it begins na early aggression agad from Goods. Talaga. That's gonna be a Hair Dagger. The hero. Na critical pa! Nako, hindi pa tapos. May 131. And of course, nandito the hotbot 103. Boy pa naman. So, walang maago si Jobbles pero nag-gain siya ng 2 cards from the cattail. Jobbles is still in a safe spot. Pero, pwede pa. Ayan, ang ganda ng bunot ni Jobbles.
Oo nga. And right all now, beast cards plus double arco, so hindi man no turn yung beast niya the following round. Mauuna talaga. That's gonna be 166. 166. Sa try naman dito ni Goods kumuha ng energy, pero katulad na nangyari kanina, wala namang mauuha. At the same time, ang nakuha lang niya na value sa aqua stock ay yung shields up lang, pero wala siya naging. Good! Ang ganda ng galaw ni paring Jubbles dito. Alam niyang wala ng cards. Ganun magbasa ng baraha ang mga pro katulad ni Jubbles. Tapos ito pa. The calculation biglang gumamit ngayon dito ng dalawang aqua cards. Nabunot niya na ulit. Ito na ulit. Nabunot niya na ulit. Oh no, this is really troublesome para kay Goods. Tanggal na dito yung mech. Iisa na lang natitira. That's gonna be a bird. Possibly makuha dito ni Geraldine. Again, nakadalawa na dito. That's gonna be two stacks of speed and damage. Sobrang mag-reverse down dito si Jubbles. Pero ito na yung 4 cards or 3 or rather 3 lang. Three. Okay lang. Pero plus 3 attack. Plus 3 attack eh. Ito isang kami-hami wave buna. The first scale that will deal 217. Ang sakit talaga. 138. That's gonna be a victory for Geraldine. Goes into round 3. Mga baby talaga pang game 3, no? Grabe talaga to mga baby nits. Pero pre, gusto ko lang i-appreciate si Jubbles. Ganun pre, bumasa ng baraha. Nakita niya lahat ng barahan ng mech. So hindi na siya nag-hesitate mag-upstream. Kasi alam niya, nasa 80% pataas ang labas ng pangalawa niyang upstream combo. Meaning to say, pag nag-crit siya, mas mataas. Lalo na yan, yung mid lane niya naka-revenge arrow. Dalawang bars ng last stand yan. Pag tumama yung dalawa. Ayun yung crit! Hinahanap natin, Jubbles goes in. Napakadaming energy agad. Ito yung kailangan niya para makatalon agad. Yes, huge energy gain from the first round by Jubbles. Single veggie plus double disguise. Pero, chill na chill lang si Goods. Meron pa siyang 4 energy. Okay lang. Tamang chill lang muna dito. Tamang wait na magamit dito yung yam. Kasi pag nag 4 cards nga naman siya, nang may dalawa or kahit isang yam nga lang, napakasakit na lang. It's gonna be 8 ticks talaga per turn. Or 8 damage per turn. Ano kasi yan eh. Yung mga aqua, nag-aantay talaga ng timing yan. Talaga si Goods, tumatiming to. Kasi parang kasi may kasabihan ako dyan eh. Lumaki tayo sa kasabihan, time is gold. Pero pag aqua user ka, timing is gold. Timing is gold, pare. So ito na nga ba, early burst from Goods, no? Kahit meron siyang 4 energies, sinagad niya pa rin. Pero maganda dito, may kasamang steal yan, so may isang babalik. And it won't be enough unless mag-crit, no? Kasi 154 ito. 156 pala. 28 HP. Ang maganda dyan, napapula niya na yung plant ng walang yam. Tawid niya na. And at the same time, ngayon Jubbles here, possibly, magkaroon siya ng hesitation to defend that. Yes. Kasi baka masayang nga lang yung defense, wala ding mangyayari. Kaya ang maganda gawin dito di Jubbles is really, ayan na, kompleto na eh. Kompleto na yung talon niya eh. Bibingo na. One of each kayo na yung hawak niya sa mid din, pero may dalawang options si Jubbles dito. Knowing na alam ni Jubbles na low energy si Goods. Dalawang yam. Gagamitin. Bumakdor na siya. Isang yam lang, pero Goods lang yan. Goods na din. Okay lang, pero ito na yung backdoor niya. That's gonna be a sneaky raid goes into the back lane. Walang kahit anong shields up. Oo nga, that's gonna be the last. 152. Alam mo, 152, 14 na lang natitira. God. Pero okay lang. 2 ticks per turn lang yan. 2 ticks per turn. Pwede niya pa magamit yan. Ang maganda naman dito, meron 5 energy si Goods. So kayang-kaya niya ng in-o-turn tong mid. Pero ang pangit naman doon, nagamit na ni Jubbles or ni Geraldine ang value ng mid lane. Nagawa niya na yung trabaho niya eh. Kahit pag all-in ka, nagawa ko na trabaho ko. So, tingnan natin yung next round. Pero ito na maganda. Alam ni Goods ngayon na walang card yung mid lane. So, hindi makakapag-break wall dito. Yes. Hindi siya makapag-fortress move. That's gonna be 1-4-1, 1-4, 1-1-8 actually. And another 1-1-8. And of course, ayan na, ang sakit talaga. Attack up tail slap. Ito na. Naku, baliktad ang order. Ay, naku, oo nga. Baliktad ang order. Sakto saan ang walang last stand. Ang sakit nun, pero okay lang daw. Sabi dito ni Goods na critical doon yung smart shot natin. 3 poison, that's gonna be a stun. Hindi tatawid yung hotbot. No. Ang ganda sana ng play ko na pagbaliktad ni paring Goods yun. Kasi pero okay lang. Mamatay pa rin ang hotbot, pero hindi, mas maganda ko na-disable yung champ. Hindi na-cancel out dito na. Yung champ. Ano ang galaw? Hindi nag-smart shot si Jubbles, binabalance niya na yung poison ticks. Ito kasi yung strength ng jumping lason, pare. Sabay-sabay niya pinapatay yung kalaban. Killing them slowly talaga. Kahit hindi niya ina-atake, no? And right now, yun yung ginagawa niya talaga. Nag-miss dito ngayon, pero ginamit na naman dito yung ating hotbot. Canceled out na naman dito yung champ. Now, he might be going here, pero ito na, ginamit niya na yung back lane. That's gonna be too upstream. Andito na si VMG. Ginamit niya. That's gonna be a Crimson Water. Pero babunta na sa likod dito. Or rather, sa mid lane. That's gonna be the mid lane going down. Hindi pa. Excited. Okay lang. Ngayon, ang kailangan na lang atupagin dito ni Jubbles is yung harap. Ayan,
Tumira siya ng isang ivory chop, smart shot plus double chomp. So ginamit naman ni Goods yung kanyang watering gun para ma-cancel out yung stun. At the same time makakagaw siya ng isang energy. Oh, ngayon walang energy dito si Joe. Pero I'm guessing it won't be enough to finish the game. Oo, kasi again, meron pa ditong dalawa pa. Uy, walang chomp si Joe Balls. Oo nga. Inunan ni Goods yung prickly, so may crit bang magaganap? Tingnan natin, that's gonna be 88 damage. Ayan now, the smart six shot. Damage I think it's per still tick, gonna no? be enough. 6 damage yes. per tick. Boom! On! Ang sakit, 156. Ngayon, here comes the hot bat, pero tapos na ang laban. Goods goes down. Nag-critical, pero wala pa din talaga. Jobballs showed no mercy against Goods. Yes, Jobballs with a comeback. Two straight wins, no? Ito yung sinabi natin. Grabe. From a 1-0 lead, nag-comeback dito si Geraldine. Well done. Champion pa din! Champion! Well done, pare. Ay, ang umite! Ang ganda champion mo! Champion na champion talaga. Well done na well done kay Geraldine. Props na rin. Sobrang commended pa rin si paring Goods for putting up a good fight against one of the best Axie players dito sa Pilipinas talaga, di ba?